guys, welcome back to my channel. Ayan, nandito na naman ang inyong kasis upang mag-share sa inyo ng simpleng recipe. Gagawa tayo na napakadali lang nito guys. So syempre bago ko simulan ang video ito, huwag niyo kalimutan, kung bago ka lang sa aking channel, like and subscribe and don't forget to share. Kung meron kayong katanong, ano po kayong mahiya magtanong, meron po tayo dito ang maliliit na mga patatas, ang ating baby potatoes. Gagawa tayo ng braised baby potatoes. Madalas makikita natin to sa mga Korean foods, lalo na kapag kayo ay mahilig kumain ng mga mahilig kayo pumunta sa mga Korean foods. Kung kayo ay kumakain ng samgyupsal, makikita nyo tong potato na to, doon natin makikita yan. So ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng braised baby potatoes. So timpangin natin kung ilan yung ating ilang kilo ang ating meron tayong 1/2 kilo. Hugasan lang po natin siya ng mabuti guys. Ang ginawa ko, binabad ko muna siya sa tubig ng mga ilang minuto, saka ko siya inugasan. At tatanggalan niyo po siya ng itim-itim. Kung meron po mga itim-itim, tatanggalan niyo po siya. Mas maganda guys kung ang mabibili nating patatas ay pare-pareho at saka yung makikinis. Yan. Ang ating mga ingredients ay 1/2 kilo ng ating patatas. So, kinilo na natin siya. So, 1/2. At kailangan natin ng sesame seed, sesame oil, sugar, at 2 cloves ng garlic. Chinap ko na po siya ng maliliit. At kailangan po natin ng soy sauce. At ang kailangan lang natin ay cooking oil. So, ngayon magpapainit na po tayo ng ating kawali. Mas maganda guys kung ang gagamitin natin. Mas maganda kung ang gagamitin natin kawali ay yung non-sticky. At kung aking kawali ay hindi maganda kasi talagang nag-ano na siya. Kung makakabili tayo ng magandang kawali na non-sticky, yun ang magandang paglutuan. Lagyan lang po natin siya ng oil. Lagay po natin ng oil, lagay po natin ng ating patatas. Iyaan lang po natin siya, takpan po natin. Hinaan po natin siya maprito. Hinaan lang po natin ang ating apoy. Medium lang yung apoy. Pabalik-balikan natin siya para balik-balik ta rin, ano? Para yung ibang parts naman. Ilinisan lang natin ng maayos ang ating patatas guys ha. Kasi, syempre, sinama natin yung may balat siya. Yung patatas, syempre, di ba may putik-putik pa. So, lilinisan nyo lang mabuti. Shake-shake nyo lang po. At after 5 minutes, babalikan natin, shake-shake-shake para maluto po yung mga ibang parts. Ayan guys, maririnig nyo yung habang piniprito niya, no? Siyempre, nagmo-moist siya. So, natatalsikan yung kanyang mga mantika. Kaya, nilalagyan natin siya ng takip. Para makover na rin siya ng gusto at maluto yung ibang parts ng ating patatas. Tapos, shake-shake lang. Para pantay-pantay yung pagkaluto ng ating patatas. After 5 minutes, shake-shake lang po natin. Kada 5 minutes, shake lang po natin para magpantay-pantay yung kanyang
pagkaluto. Maganda po yung ganito lang po kaliit, guys, yung mabibili yung potato. Yan yung gantong size lang ang mas maganda. Kung may mabibili kayo ng gantong size, mas mainam ganyan size. Kada 5 minutes, isi-shake po natin siya. Shake it natin. Guys, shake na. Pantay-pantay, para pantay-pantay yung kanya. Nalalaman natin kapag luto na, kapag yan, smoke na, kapag tinusok natin ng toothpick, luto na siya. Hindi, yung toothpick ko ay yan, luto na siya, guys. Lalagyan lang natin ng soy sauce. One and a half slices lang. Ayan. Lagyan ng apoy lang. At lagyan po natin ng sugar. Kung meron po kayong natin ng 1.5 tablespoon na sugar. Kung meron po kayong honey, mas maganda po kung may honey. At ang ating garlic. Maganda kung may honey kayo, mas maganda po yun. Magandang gamitin. Mahinang apoy lang, guys. Sugar muna yung ginamit natin. Pero mas the best kung honey yung gagamitin natin. Kasi yung honey is syrup na siya. Hindi kailangan, ipares ng asukal na kailangan niya pang matunaw. Ito, guys. Na natin. Lagyan lang po natin siya ng konting sesame oil. Drop lang tayo. Ayan. Guys, sana may natutunan kayo sa akin channel. Kita-kits ulit tayo sa sunod yung video. Bye and God bless us all.